Makikita ko natin sa ating latest satellite images, meron pa rin tayong binabantayan na low pressure area, huling namataan, 495 km east-southeast o Silangan, Timog Silangan ng Davao City dito sa baybahagi nga ng Mindanao. Sa ngayon, no, base sa ating mga pinakahuling datos, malit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo. Mas nakikita din yung posibilidad na ito ay malusaw. Gayun pa man, nakikita ho natin na magiging maulan pa rin, magdadala pa rin ng pag-ulan, particular na yung trough o extension nito dito sa may bahagi ng Mindanao, particular na nga sa Northern Mindanao, Caraga, Davao, at kasama rin yung bahagi ng Kabisayan. So yung Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, magiging maulap na malaking chance ng mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, Northeast Monsoon o amihan pa rin ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Luzon at inaasahan pa rin natin yung mahihinang pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon, habang sa Kamaynilaan, at sa mga karating na mga lalawigan at rehiyon, inaasahan natin mas maliwala sa panahon, liban na lamang sa mga isolated na mga light rain, so pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa ngayon, wala pa tayo iba pang minomonitor na low pressure area. Posible yun, in the next couple of days, malit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. At narito ang ating taya ng ating panahon para sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin yung silangang bahagi, kasama dyan yung Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Kasama din yung mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay magiging maulap yung kalangitan ngayong araw na may mga mahihinang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama yung Kamaynilaan at ilang pang bahagi ng Region 1, Region 3, gayon din ho dito sa may Palawan, Calabarzon at yung bahagi po ng Mindoro Provinces, inaasahan natin ang mas maliwala sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated na mga light rains dulot ng Northeast Monsoon. Agad nga ng temperatura sa lawag na sa 21 to 31, sa Tuguegarao 21 to 29, so medyo malamig pa rin sa Tuguegarao, sa Baguio 14 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila 23 to 30, sa Tagaytay 19 to 29, habang sa Legazpi 24 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 30, habang sa Calayan Islands 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at Mindanao, makikita ho natin na magiging maulap pa rin yung kalangitan sa may bahagi ng Kabisayaan, na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog dulot niya ng trough o extension ng low pressure area. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31, sa Cebu, 25 to 28, habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. At gaya po ng sinabi ko kanina, malaki pa rin yung chance ng pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, kasama yung Caraga, Davao Region at Northern Mindanao dahil ho dyan sa extension o trough ng low pressure area. Sa nalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin mas maliwala sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers na may kasamang mga thunderstorms, may mga pagkilat pagkulog na maaring maranasan sa may bahagi ho ng kanlurang bahagi naman ng Mindanao. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32, sa Cagayan de Oro 24 to 29, habang sa Davao 24 to 28 degrees Celsius. At dahil nga sa Northeast Monsoon, makikita ho natin may nakataas pa rin tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalakas sa pag-alon ng karagatan. Kaya delikado pa rin maglayag sa mga lugar na ito ng ating bansa, mula Batanes, kasama yung Cagayan, Isabela, yung hilagang baybayin ho ng Ilocos Norte, gayon din sa may bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Yung silangang bahagi ho ng Bicol Region, delikadong maglayag yung mga malita sakyang pandagat. Delikado din ho na maglayag ho dito sa may bahagi ng northern eastern coast ng Northern Samar, kasama din yung bahagi ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, hanggang Surigao del Sur. So sa bahaging ito ng ating bansa, hanggat maaari po, no, iwasan muna natin pumalaot, lalong-lalo na kapag maliliit po yung mga bangka natin, kasi maaari nga maging delikado at mapanganib na pumalaot sa lugar na ito ng ating bansa. At narito naman ating inaasahan panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin yung bahagi ng Metro Manila at Baguio City, generally magiging fair weather pa rin, no, sa mga susunod na araw. Iiral pa rin yung Northeast Monsoon, kaya posible may mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa Legazpi, mas malaki yung chance ng mga pag-ulan, mga light rain, so dulot ng Northeast Monsoon din. At makikita nyo sa Cebu at Davao, sa bukas ho, Martes hanggang Miyerkules, iiral pa rin yung epekto nitong trough ng low pressure area. Kaya posibleng medyo maulan pa rin sa bahagi ng Cebu at Davao. Pero pagdating ho ng Huwebes, inaasahan natin mas gaganda na ho yung panahon sa bahagi ito nating bansa. Sa Kamaynilaan, agwat ng temperatura natin 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 14 to 22 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 23 to 30. Sa Metro Cebu naman, nasa 24 to 30, habang sa Metro Davao, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Yung araw natin, nagsisikat mamaya 6:25 na umaga, tulubog, ganap naman na 5:50 ng hapon.